Samantala, nababahala na ang World Health Organization sa tumataas na bilang ng mga namamatay ng dahil sa mga aksidente sa kalsada. Sa ating bansa, isang Pinoy kada isang oras ang namamatay ng dahil dito. Balitang hatid ni Steve Dailisan. Ito ang nahuli cam sa CCTV camera ng MMDA nitong June 22 sa bahagi ng Nagtahan sa Maynila. Masdan ang matulin at paparating na truck. Walang kaabog-abog, binangga ang mga sasakyan. Sa lakas ng impact, tumawid sa kabilang lane ng truck. Anim na sasakyan ang nadamay, pito ang nasugatan, nawalan di umano ng preno ang truck. Humaharurot na truck din ang tambok sa video, tila may kinakarera pang AUV sa bahagi ng Marcos Highway hanggang sa Marikina. Animoy nakamotorsiklo lang ang driver kung sumingit. Di alintana ang panganib na hatid niya sa ibang sasakyan. Swerte sa kanyang malabwis buhay na pagmamaneho, walang na-aksidente. Yung ganong driver, hindi dapat makahawak na ng manibela yon. Ano may bali? Malino na may bali? O, reckless driving talaga yon. Isang Pilipino kada isang oras ang namamatay sa road crash batay sa datos ng National Statistics Office. Nakababahala raw ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga namamatay. Kaya kapag hindi naagapan at hindi rin nag-ingat, liban sa mga nakamamatay na sakit, posibleng ang mga insidente ng road crash ang isa sa maging pangunahing sanhi ng pagkamatay sa hinaharap. Maging ang World Health Organization na babahala na. Ang Bloomberg Initiative ang Global Road Safety Program na ipagtulungan na sa DOTC at DOH para maibsan ang lumalaking bilang ng road crash. Malaki rin daw ang responsibilidad ng mga tagapagbalita. We're hoping that in the next 5 years, we will be able to already have a lot of media reports that show the big picture. Steve Dailisan, GMA News.